Pilipinas, lalo na po dun sa mga nagnanais pumunta sa Canada. Ito po yung bali factor na sinabi ko sa inyo na kung ano yung naging buhay namin dito sa Canada sa loob ng 6 buwan na kami ay nagsisimula dito sa Canada. Bago po tayo magsimula ay gusto po lang ibahagi sa inyo yung nangyayaring medyo hindi maganda pero ayos lang ngayon dahil nadun po kami sa bayan, may binibili lang bago kami umalis ay may doon isang tricycle na kakalala ko din naman. Nagtanong sa akin kung saan daw ako pupunta dahil hindi po pangkaraniwan sa kanya yung nakita niya ako nakapantalo, nakasapatos, nakaporma. Kaya ang sabi niya sa akin, oh, pero minsan ang punta mo. Sabi ko, sa Maynila at bukas ay ako yung pupunta na sa Canada. Ay bigla pong nagtawa ng plan at ang sabi sa akin ay baka rin hindi pa natutunaw yung eroplano mong sasakyan. Kaya kaibayaan mo lang. Pero dahil po, nagtatawa din naman ako. Hindi ang akala niya, hindi totoo. Dahil hindi wala po mga nakakalam, lalo na dun sa mga taga-ibang lugar, na kahit po yung taga amin, hindi nalaman lang nila na paalis na ako. Ay nung kami magparty na kami ngayon pupunta na, ay kulang na isang linggo na nung kami pupunta na rito. Sa kala po nila nalaman na kami ngayon po aalis na ng Pilipinas. Na ang sabi pa ay rin bakit mag-abroad pa kayo ay ayos na naman ang buhay ninyo dito. Ay ang sabi ko po ay base dun sa aming sinisert sa computer, yung hahanapin namin sa Canada ng isang taon o isang taon kalahati ay parang hanap namin dito ng 10 taon. Kaya sabi namin mga 2 taon, 3 taon lang ay kami ay babalik na. Ang kaso lang ay hindi po yung nangyari dahil sa ganun maganda nga yung oportunidad dito at saka yung para na rin doon sa aming mga anak. Ibalik na po natin dito sa istorya dito sa Canada nung kami natin nasa airport. Siyempre po nasa airport may helper pero nung yung aming mga gamit ay dadalhin na namin dun sa kotse. Nung paglabas namin dun sa parking ay saka ko lang po naramdaman, aba ay napakalamig nga pala dito sa Canada. Akala ko po ay di kagaya lang nung dun sa loob nung airport na sabi ko hindi malamig, ayos lang pala ay talaga nga po palang malamig. Mga ilang araw nga po pagdating namin dito sa bahay ng aking kaibigan ay binigyan po naman ng welcome party para makilala kami ng kanila rin mga kaibigan at dun po namin nakilala yung isa na ang sabi kung gusto namin magtrabaho ng part-time ay kami po naman ay siyempre talagang obligado kumita ng pera na ang sabi sa amin ay kung hindi daw mapilay sa trabaho, ang sabi namin walang problema sa amin at kami na may mga laki sa hirap. Kaya pagkalipas po ng ilang araw, yun po nag-umpisa na kami mag-trabaho. Kung kami nagtatrabaho na, sa akin po ay baliwala dahil sa doon po naman sa Pilipinas, ako yung nagbubukid, nagtatricycle, nagahinti ng baboy, kalabaw, bigas, palay. Kaya po sa akin yung trabaho yun ay napakadali. Ang problema lang po ay di yung sa aking asawa na medyo hindi sanay sa ganong trabaho. Lalo po nakayuko na ngayon ay sa akin siya ibaliwala. Ang nagpapalakas po lang sa aming loob ay yun nga pong laki ng aming hinahanap dito kumpara dun sa Pilipinas. At saka po yung nasabi ko dati na kami may utang at saka yung pong nasa isip namin na kaya kami nga nagpunta rito ay yung lalaki na yung aming mga anak na kinakailangan nila ng pag-aaral ay
siyempre po, dapat ay ahead yung pag-iisip natin para pagdating ng araw na mag-aaral na yung ating mga anak ay tayo'y handa na. Tapos po, kaya nag-diretso na kami dito sa Canada nung kwan ay dahil po libre dito yung pag-aaral ng mga anak, lalo na po sa elementary high school. Ang hinahanap po namin dito sa Percora sa City ay kami po ay nagtatrabaho ng 10 hanggang 12 oras dati, depende po sa pang na pinapasukan namin. Kaya po ay kami po yung dalawa, ang palitan po ng dollar noon ay 40 hanggang 45 po halos. Depende po, nababago po, pero 40 to 45. Kaya po kaming dalawa ay tuwan-tuwa dahil yung hinahanap namin sa maghapon ay talaga pong kahit na sumahin ay talaga pong hindi namin talaga kayang hanapin dun sa Pilipinas. At pagkalipas nga po ng mahigit 2 linggo ay kami po'y naihanap na nung aming kaibigan ng bahay ng matitirhan dahil po yung aming pinagtatrabahuan na part-time kami po ay sinusundo, ay malayo po yung bahay nila at saka po siyempre po nakakahiya naman na kami na doon ay kami po hindi na nagpapangita. Kami po'y naihanap na niya ng yung kwarto na aming tinitirhan at kami po'y dire-direction na na nagtatrabaho dun sa part-time namin. Nga po Pasko, nagbagong taon, kami po'y nagtatrabaho. Basta po sinabing may trabaho, dahil tuwing hapon po naman ay tatanong kung magtatrabaho kinabukasan, ay kami po'y laging po. Nga po mga parting January na, ay utay-utay na po namin binabayaran yung aming mga obligasyon sa Pilipinas dahil yun po namang aming hinahanap ay gabi po sobra-sobra sa amin dahil kami po naman ay dadalwa ay di wala, basta rin tapula naman yung aming binabayaran at habang kami po naman ay nagtatrabaho ay ako po naman may mga pinapadala din doon sa aming mga kakilala ng mga resume na kung saan saan kumpanya para kahit papano dire-diretso lang kami na trabaho kami na may dire-diretso din lang ng pag-apply. At nga po mga February ay ako po yung natawagan na dun sa aking pinagtatrabaho na ngayon. At yun po namang aking asawa ay hindi po siya makapag-apply ng dire-diretso dahil yung pong visa ng aming anak ay hanggang July lang. Kaya po siya dire-diretso lang dun sa pagtatrabaho nung part-time niya, hindi po siya makapag-apply talaga ng yung dire-diretso kung saan-saan dahil pag po napapasok ka na ay hindi po lalo po tikinasa provision ay di para po mawawalan ka din lang ng kwenta yung iyong tikinasok. Tapos po naman ng ilang buwan ay kami po yung nagpasama naman doon sa aming isang kaibigan na samahan kami dito sa apartment para pagdating nga namin nung aming anak ay kami doon na sa malaking kwan dahil kami po ay yung aming inuupahan lang ay bahay at saka isang maliit na kwarto. Tapusan nga po nung March ay kami po yung lumipat na doon sa apartment para nga po doon sa pagdating ng aming mga anak. Kami po na may walang ibang gamit kung hindi yung mga pansarili nila, pero doon po naman yung mga basic na pangangailangan tulad po ng grape, ng lutuan ay mayroon. Pero yung po halimbawa couch, lamisa, kung ano-ano ay provide na namin, ay kami po naman ay walang time dating bumili. Ay kami po yung nag-taste muna na doon muna humiga ng ilang araw at pag yung walang pasok, saka kami bibili. Pero dahil po kaibigan din naman ng aking kaibigan yung po na ay binigyan na kami ng mattress na yung mga gamit na. Tapos ayun na po yung Erwin, mayroon pang ganito.
siya na po yung nagbigay ng magbigay sa amin noong mga iba pang gamit. At saka po yung isang nakaibigan din namin na nagbigay ng isang gamit hanggang sa tuluyan na po halos ay yung lahat namin ng gamit ay puro libre lang sa tulong po nila sa amin. Pagkalipas po ng 10 araw, ako po ay nag-umpisa na din sa aking trabaho ng orientation. Ang natitira na po lang pera sa amin na totoo ay may singinin po naman, pero $20 lang. Ako po ay nag-bus, tapos ang akala ko dahil kami po ay walang internet ay nilakad ko na lang, ay malayo pala, gamit po ako na hali ng ilang minuto ay hindi na ako pinapasok dahil po dahil lang hinayang nga ako sa pera, nilakad ko na lang ay naigi po at pagkalipas ng mga ilang metro ayun, tinawagan ako at in-reschedule na lang na ang sabi sa akin, don't be late next time. Yun. Kaya po, nung pagkalipas na isang linggo, yun, bumalik na ako ng maagap at yun na po yung aking dire-diretso ng trabaho hanggang sa ngayon. At kahit po naman ako'y may doon ng trabaho, tuwing weekends po naman, ay ako bumabalik pa rin sa farm. Kami po ay 7 days a week na nagtatrabaho. Nung katapusan po ng Mayo, ayun po, umuwi na po yung aking asawa at sinundo na yung aming mga anak para kami ay magsama-sama na nga dito sa tanan. Sa loob po ng unang 6 na buwan, ay nabayaran po namin yung aming mga naiwang obligasyon sa Pilipinas. Kasama na po diyan yung aming malaki-laking utang at saka po ayos na yung ang araw-araw dito sa Canada at nakaipon po yung aking asawa ng pamasahe nung niya at saka po nung aming mga anak papunta rito sa Canada. Hanggang dito na lang po muna at yung pong mga susunod pa na pangyayari ay sa susunod na po lang. Maraming salamat.